Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Patuloy ang pagbuhos sa mga bumibisita sa Manila North Cemetery ngayong araw. Mahigpit naman ang isinasagawang inspeksyon ng mga otoridad sa sementeryo. Humingi tayo ng update. May report si Noel Talakay live. Noel? Naomi, sa mga oras na ito, narito na ang sitwasyon dito sa Manila North Cemetery sa 4 p.m. Unahin natin, Naomi, ito nga nasa bukana or entrance ng Manila North Cemetery. Talaga naman patuloy ang pagdating pa, Naomi, yung mga tao at pagdasa dito sa sementeryo. Kung makikita nyo sa ating TV monitor, Naomi, talagang siksikan pa at mahaba itong pilahan sa may entrance ng sementeryo. Nagkakaroon lang ng pagbagal, Naomi, dito sa pagdating dito sa unahan sa may pag-inspeksyon dahil talagang mahigpit ang kanilang pagbabantay doon sa mga prohibited items. Talagang hindi nila pinapapasok yon. Pero ngayon, ang dami-dami na, Naomi, umabot na ito ng 2,500. Mas marami ito kumpara kahapon na nasa 839. Yung mga na-confiscate nila dito, marami yung mga yosi, yung mga flammable materials, mga meron din mga sharp object at pinagbabawal din, Naomi, yung sound system o yung mga video okay, yung nagko-cause ng loud sound at saka mga any kind of gobbling materials at no pets allowed pa rin hanggang ngayon at bawal pa rin ang pagpasok ng mga sasakyan dito sa loob. At mayroon na kanina, tingnan naman natin yung sa labas, yung exit area ng sementeryo dahil yung iba sa kanila ay ngayon pa lang ay nagsisuuwian na at talagang ganun kakapala yung tao na lumalabas ngayon dito dahil dumami rin ang tao ngayon na dito, Naomi. Ayon kay Police Brigadier General Thomas Arnold Ibay, Director ng Manila Police District, sinabi niya na talagang dumoble or turumiple talaga ang dami ng tao. At sinabi rin ito dahil kanina nagkaroon niya ng insidente dito sa loob ng Manila North Cemetery na nagkakaroon na sila ng investigasyon ukol dyan. At meron ding batang nawawala kanina, isa, pero agad naman itong nahanap ang kanyang mga magulang. Ang panawagan lang ng PNP ngayon, Naomi, dahil hanggang 7 p.m. lang ito, doon sa mga tao na nasa loob bago daw lumabas ng sementeryo, linisin yung kanilang mga area para maihanda naman ito bukas ng umaga. At alas 5 pa rin ng umaga magbubukas ang sementeryo. At panawagan pa rin, pakiusap pa rin ang ating mga otoridad dito, Naomi, na huwag nang magdala doon sa ipinagbabawal ng mga items para hindi na maabala yung pagpasok nila dito sa loob ng sementeryo. At tulad yan ang sinabi ko kanina, Naomi, dumoble ang tao dito ngayon dahil kahapon nasa mahigit 104,000 ang crowd estimate number dito kahapon. Pero ngayon, nasa as of 3 p.m., nasa mahigit 900,000 individual na ang pumasok dito sa loob ng sementeryo. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay. Samantala, iniimbestigahan na ng Marikina LGU ang hindi umano otorisadong paghuhukay sa mga labi sa Barangka Municipal Cemetery. Ngayong araw, marami sa mga dumalaw sa sementeryo, masama ang loob dahil wala na ang nicho at labi ng ilang mga kaanak na yumao. Reklamo pa ng ilan, nagbabayad raw sila ng 500 piso kada taon para manatili ang mga puntod ng kanilang yumaong kaanak. Una na ngang tinanggal ang dating administrator at iba pang tauhan ng naturang sementeryo. Naharap din sila sa kasong paglabag sa Sanitation Code of Grave at Grave Neglect of Duty. Nakasama ng loob kasi ano yun, tatay ko yun, tsaka tito ko yun, tapos wala na. Hindi na nga namin siya kasama, tapos hindi pa rin namin siya madalaw dito kasi wala na. Sa Caloocan City, may ilang mga ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska sa loob ng Tala Cemetery. Humingi tayo ng update doon. May report si Gab Villegas. Gab? Naomi, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Tala Cemetery dito sa Caloocan City upang dalawin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Mahigpit na sinecheck ng Caloocan PNP at mga tauhan ng Barangay 176 ang dala ng bawat papasok sa loob ng sementeryo. Bawal ang pagdadala ng pabango, sigarilyo, lighter, mga nakalalasing na inumin, sound system, mga patalim, pintura, mga gamit pang sugal at mga ipinagbabawal na gamot.
200 tauhan ng Caloocan City Police ang nakakalat upang tiyakin ang peace and order sa palibot ng sementeryo. Ayon sa pangunuan ng Talang Cemetery, aabot lang sa 10,000 ang bilang ng mga bumisita ngayong araw at inaasahan na dadami pa ito sa mga susunod na oras. Samantala, may pinamamahagi ring libreng tubig ang LGU sa mga dadalaw. Mayroon ring naka-standby na ambulansya sa labas ng sementeryo at bombero naman mula sa Bureau of Fire Protection. Naomi, bukas ang Talang Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At yan muna ang latest. Balik siya, Naomi. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, nag-abli og dugang ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 dinhi sa Davao City. Kanaubos sa peak hours, augmentation bus system or service kun PAVS. Din matag peak hours o sa hapon o gikan alas 5 hangtod alas 8 sa gabi ang moong mga dugang ruta gibutang sugod sa tulungaan sa Matina padulong sa Maa o vice versa nga dunay usa ka bus unit. Duna sa usa ka unit nga mobiyahe gikan gihapon sa tulungaan sa Matina padulong sa Matina Aplaya samtang tulo ka bus units nga ang mobiyahe sa ruta nga gikan sa tulungaan sa Bulton paingon sa Indangan o vice versa. Sa morning peak hours, kung alas 5 hangtod alas 8 sa buntag, dunay usa ka bus unit sa rutang Puan hangtod Rojas Avenue. Tumong niini nga maserbisyuhan ang mga pasaherong maglisod ug sakay matag peak hours sa Davao City. It's an effective tool of helping our riding public due to the fact that there's a lot of public utility jeepneys and field cabs who are no longer operating the city of Davao. Pirmado na niatong Oktubre 29 bining tuiga sa pagpanguna ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ug Hamamatsu City Mayor Yusuki Nakano ang Memorandum of Understanding kun MOU tali sa duha ka syudad tumong sa sister city partnership nga makamugna og ligon nga koneksyon tali Davao City ug Hamamatsu City sa Japan nga makatabang sa pagkabot sa malambuon nga kaugmaon sa duha ka syudad. Sumong partnership sab hatagan ug pagtagan sa duha ka lugar ang pagpalambo pa sa area sa edukasyon, akademya, industry investments ug manufacturing. Pinaagi sab sa sister city partnership gitingwa sab sa Hamamatsu City nga makamugna og mga proyekto dinhi sa Davao City sama sa Japanese language scholarships, donation programs, mga investments nga makahatag og trabaho sa mga residente sa Davao City ug uban pa. Og mo ka to ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.